Ito yung pinakabagong electric scooter mula sa Honda. Ang SRP nito is 155,400. Hoy, maubos mo yung kanin mo. Sana all. Sa ngayong araw guys, eh, nandito tayo sa Shangri-La Dafort. Dito yan sa BGC. So nag-invite sa atin dito, syempre si Honda Philippines. So launching to guys ng isa na namang bagong motor na ilalabas ni Honda. So syempre nakita rin natin yung idol natin dito na si Jao Moto. Syempre marami pa tayong ibang mga vloggers na makakasama dito. At syempre medyo kakaiba yung attire natin dito guys. Kasi nga hotel to, so business attire tayo ngayon. Napakaswerte natin guys kasi isa tayo sa napili ng Honda Philippines para masaksihan yung bago nilang ilo-launch na motor. Si congressman yan eh. Ay, kanina mayor. Ikaw mo, ano ka ma'am? Si Mayora to. At syempre, nandito rin sila Stock Rider, Easy Moto at si Brother J Mac. So, naiinip na ba kayo guys? So, kahit kami rin inip na inip, di namin alam kung anong motor ba yung lo-launch nila ngayon. At grabe naman syempre yung sinerve sa amin na food dito. Grabe tong beef na to guys, sobrang lambot niya. Hindi na alam yung lambot niya parang... Beef pares. Nabuo. Wow naman! Mission failed. We'll get him next time. Hoy, maubos mo yung kanin mo. Iwan mo lang kita. Sana. Biling ko na lang gusto mo. Wow naman. Kasi ubos na yung sa akin, no? Oh. Oh, maliit lang kasi siya. Oh. So yun nga guys, sa wakas i-unveil na nila itong bagong-bagong model ng Honda scooter. It's here and it's out to shape. Let us all transform the future. Once again, let us all give a round of applause to the all-new EM1E! Echo, confidence, and convenience. Vital component that customers can depend on. Honda transforms the future to a smooth ride with electric energy. It's powered by a Honda Mobile Power Pack E. This Mobile Power Pack E can be charged with a dedicated Honda Power Pack Charger, E, off-board charger, compatible to plug into any 220 volts power supply, which they can bring anywhere. We cannot wait to show more speed! So ito nga guys, yung Honda EM1E. Ito yung pinakabagong electric scooter mula sa Honda. Ang SRP nito is 155,400. Ang katumbas nito sa scooter ay parang mga 50cc. Ang top speed nito is 45 km/h. Ang isang full charge nito ay kayang tumakbo hanggang 48 km. Meron na rin ito sariling USB port. Ang maganda dito guys ay napakadaling tanggalin ng battery. So sa mga hindi nakakaalam, pwede kayong bumili ng extra battery nito na sa halagang 42,500. At extra charger naman nito na halagang 18,000. Pwede ka rin dito magkabit guys ng rear carry at pwede mong lagyan ito ng top back. Meron din tong passenger foot peg. At meron na rin tong hydraulic front disc brake. Digital gauge na rin siya. At LED na lahat ng ilaw niya. Magmula signal light, headlight, tsaka park light. Siyempre, meron na rin siya sariling busina. Ang nagustuhan ko dito guys, hindi siya sobrang liit na scooter. So kahit 5'11 ako, napakaluwag ng legroom. At yung accessories niya na top back, eh, pwede rin tanggal-tanggalin. Medyo mabigat nga pala yung battery nito guys. At siyempre, pakikita ko sa inyo kung paano siya ikabit sa dock na charger. Pakikita ko rin sa inyo guys kung paano tanggalin at ikabit yung kanyang battery. Pakikita ko nga rin para sa inyo isa pang electric scooter guys na concept bike pa lang to. So hindi pa siya available sa market. Pero napakaganda at napakalaki nito. Matulin din to at dalawang battery na kasya dito. Futuristic at malarobot din ang itsura nito. Ultimo mga ilaw nito, pati gauge nito, eh talaga namang high-tech. At meron din tayo nakita ditong Honda PCX na EV or electric vehicle. Pero hindi to naging available sa Philippine market. Pero may isang Asian country na nilabas tong model na to. At pag kinonvert mo sa peso, umaabot ng 300,000 peso. Dual battery din to, kaya naman mas matulin at mas matagal maubos ang baterya nito. So sana soon matesting din natin tong mga electric scooters ng Honda. So kung may tanong kayo guys, comment down below, sasagutin natin mga questions ninyo. Cheers, cheers.